Happy Saturday morning! Welcome to Farmers Talk 2.0! Good morning po! Good morning sa inyong lahat! As is Sir WBA. Ito na naman ulit tayo at magkakamera tayo ng survival vegetable gardening. Yes! Iwan itong lockdown, di ba? Oh, yes. Po! Good morning, Miss Annie. Morning! So, ito po nga, nabanggit nga ni Sir WBA ang ating topic. Mag-survival vegetable gardening tayo sa bahay. Ayun. So, ano ba yung sabihin ng survival garden? Ako, para sa akin, ano, iba kasi kung may tanim ka sa bahay ng mga, ano, nasubukan ko din nung araw yan, eh, nung mga, yung workers ko, nagtatanim sila ng kangkong, nagtatanim ng kalbos ng kamote, mayroong baking sila, mayroong, ano, ano ba ito? Talong, okra, yung mga cash crop, yung magdadag sa ano. Minsan makikita ko sila. Siyempre, pag swerte nyo yung mga yan, bibili ng inumin yung anak, nag-iinom na yan, mauubos yung pera nila. Tapos darating yung time na yung bigas, laging may bigas eh. Problema pang ulam. Nakikita ko sila kukuha ng talos ng makapote o kaya alok bate. Tapos isang latang sardinas na may ilalagay nila yung doon. Tapos may talinding kamati sila, ganyan. O yun, ilalagay nila doon. Mga apat, limang tao silang kumakain eh. Laking minos, di ba? Tapos isa yung salted egg nila ng itlog. Makikita mo marami silang paraan eh, nakakatuwa. Tapos laging din, meron sila laging mga alamang doon. Kung walang-wala talaga, eh yung gulay laging meron. Tapos yung may bigas ka, talagang matatawid ka sa gutom. Kumbaga, makatawid sa gutom na garden yan. Yes. Saka, masustansya pa. Tapos meron pa sila yung ano, malugay, tusok mo lang yan. Madali lang eh. Okay, so binabati nga pala natin sila Miss Ana at saka Ana, si Miss Rachel. How are you guys? Actually, may comment na si Miss Ana. Good morning. Sige. Sabi niya ha. Good morning, Miss Ana. So survival gardening para sa millennial point of view. Ano ba ang tingin niyo dito? Ayun nga po, yung ano pang patawid gutom. Kasi lalo ngayon may COVID-19 crisis, so mahirap na kumuha ng mga food from the supermarkets. So survival garden para maging self-sufficient tayo even during this time. Right. Tama-tama yun. Ayun, katulad din ng nabanggit nila, pag sinabi nating survival is yung pantawid gutom na yung kapag sinabi kasi nating survival, yun yung madalas nating makuha, madali nating maitanim, na madaling mapapakinabangan. Kaya survival gardening. So anytime mayroon tayong pagkain na makukuha sa ating bakuran. So ang kailangan lang talaga natin is hindi naman malaking space. Kailangan mo lang, nandiyan kasi pag nasa survival gardening, kailangan matutunan natin yung may mga maliliit na container. So para yung space, hindi ganun kalaki. Marami po pwedeng itanim sa maliit na container. Huwag tayong umahan sa bigas, magtanim din tayo ng mga kamoting kahoy. Yes. Paano kung walang bigas? Habang lumalaki yung kamoting kahoy, nawala ka ng pamilyang bigas, nakain ka pa rin. Masarap din ang talbos ng kamoting kahoy. Oo. Yung kamote pala, hindi ka. Kamote. Kamote. Walang kahoy, kamote lang. So, kumbaga, isa yan sa pwedeng itanim natin sa ating gagawing survival garden. Kamote. Talbos ng kamote, bunga ng kamote. Yes. Saka yung, alam mo sa akin, katulad nito ang nangyari ng COVID-19, dapat matuto tayo dito eh, sa sitwasyon na to. Kumbaga, no, miskin ng dami ng pera mo, may pambili ka, wala naman mabibili yung pera mo, wala rin yan. Opo. Kumbaga ano, ma-realize natin na, bawa, marami kang pera, saan mo pang kinuha yung pera yan, paano kayo maman yan, paliwala din yan. Kasi pagka wala ng food, pantay-pantay na tayo, wala ng mahirap, wala ng mayaman dito, survival. Yan. Katulad na yung mga, sabi natin, mga kababayan natin na yung mga nasa low level, ano, bawa yung hand to mouth, isang kagi, isang tuka. Kung iyan ba naman, miskin ang umupahan kayo, na marami naman kayo nakikita niya, kahit sa bote lang ng soft drinks, eh, nakakapagtanim kayo ng pechay, sinasabi niyo sa bahay niyo, hindi kayo nagpapawala ng ganon,
dumating at dumating yung panahon ng ito, may kakainin kayo. Eh. Hindi tayo aasa pa lagi sa gobyerno. Yes. Mm-hmm. Hindi naman tayo kakayanin lang ng gobyerno. Buti sana ng ano, katulad yung, ito yung nababasa ko lang sa ano, di ba? Kine-question nga nila yung pag-uwi ng ating presidente ng 200 million. Eh, marami silang comment. Sabi nga, eh, hindi natin talagang saan yan. Pero ako, para sa akin, maganda yung intention presidente. Sabi nga, eh, punta niyo yung LDU nyo, yung local government, kung saan manapunta yun. But anyway, sa akin nga, katulad nga niya ba yung 5,000 naman lang doon, yung support ng government natin. O yung mahihirap lang talagang, hirap na hirap sa buhay, yun ang bibigyan. Social amelioration. O yun. Eh paano yung halimbawa, may negosyo ka, dati hindi ka naghihirap, eh ngayon wala kang negosyo. Kasama ka lang sa kasama ka, no. Pero hindi ka mabibigyan kasi maganda yung bahay mo, may porsito pa. Minsan yung pinagbabasihan kasi nila bahay. Kaya nga. Yes. Totoo yun. Kasi, makikibahay mo to. Buti sana kung doon ka talaga nakinira. Paano kung nangungupahan ka lang dun sa bahay na yun, di ba? Katulad ko, ako hindi ako may hiniyang magsalte. Walang naniniwala sa akin, pero totoo, dalawang beses na ako kumain ngayon sa isang araw. Nagda-diet! Dumating, isang beses na lang ako isang araw makain. At sa totoo, nakakaya mang sabihin, para akong makatawid ng gutom, magagawin ko, pupunta ako sa mga... yung mga kulinarya, may patay na makikiiyak. Minsan, miskin ko kilala, gutom na ako, titignan ko yung pangalan. Eh, siyempre, patay nyo. Ang kaibigan mo ako nung gano'n, agad naman, paso pa. Yan yung tinatawag na sobrang survival. Na yan. Pero dahil sa... pwede naman tayo magtanim. Mm-hmm. No? Hindi na ho tayo pupunta sa mga lamay-lamay na yan para mag-survive. So, kailangan natin pag-isipan paano tayo makakapag-establish ng makakagawa ng isang survival garden sa ating area. Mm-hmm. Yeah. Ako may bad experience yan, ano, Nots. Nung araw nung maliit ako, mahilig ako mag-garden. Mm-mm. Tsaka nung maliit kami, miska nung school ka pa, may gardening eh. Opo. Kaya high-end na eskwalahan yan, middle o kaya public school ka, laging may gardening, may vocational courses, ganyan. Alam mo, ang ganda ng educational nung program nung araw eh. Yun nga lang, ang pasok namin, 7 o 7.30, hanggang maghapon yung 5.30 yung uwi namin. Talagang tamba kami ng yung mga subject matters, ganyan. Tapos may gardening kami mga lalaki, yung mga nagagarden, mga babae, tinuturuan silang magluto, manahi, mamalansya, lahat yung gawaing bahay, walang pinipili yon. Ang ganda nga, kaya ang ganda nun eh. Tapos natatandaan ko nung may gardening kami, yung sa lupa, bungkalin mo, maglagay ka ng buto, tutubo. Mm-hmm. Ngayon, bungkalin mo, lagay kang buto, wala, hindi ayaw pang tumubo, tapos minsan makakita mo, bit-bit pa nun langgam. Okay, tutukain ng ibon. Hindi, totoo yun. Na ano, minsan, napatubo mo, tutukain pa ng ibon. Ayan. May kaagaw ka. Yung ngayon yun. Pero nung araw, hindi nangyayari yun eh. Ay, ngayon, marami, hanggang ngayon, marami ako natutunan. Mamaya, papaliwanag sa atin ni Miss Cheryl niyan. Kasi kaming dalawa yung nag-experiment. Nagtataka ako. Hindi ako makapagpatubo-patubo. Hindi katulad nung araw. Eh talagang sabihin natin green hand ako. Green hand. Okay. Okay. So, bago natin pakita yung sinasabi ni Sir WBA, siguro una muna is paano ba tayo makakapagsimula ng survival garden? Siyempre, ano ba basic niyan sa pangailangan? Hindi ba tayo ay kailangan may espasyo, sabi ni Miss Luz. Yes. Mm-hmm. Ano pa ang kailangan natin? Yan, soon, kung walang espasyo, akin, importante, may araw. Oo. Sa akin naman, kung i-interpret ko yung picture natin ngayon, kailangan natin espasyo. Container. Tapos, may buto tayo. Mm-hmm. May tubig. Tapos, dapat may tubig. Mm-hmm. No? Ayan, no? May tubig. Ang galing. Gumagalaw pa, no? Ay, siya, may araw. Ang galing, yun. Yan kasi baka, ang basic. Huwag masyad, baka mabasa tayo dito sa loob. Yan ang basic, di ba? Lupa. Lupa. Tubig at araw. Yes. Siyempre, huwag mawawala yung itatanim mo. At saka yan yung mga style minsan na nakikita natin from the internet. Na ako nakakita ko talaga yung hollow block lang itinatayo.
sabi ko marami siya sigurong excess na hollow block. Tapos doon siya nagtatanim sa pagitan noon. Mhm. Ayun nga, maganda, very creative 'yo. Oh. Bukod sa gitna, meron pa sa tabi. Oh, yes. You don't have to raise your parang bed, ano, soil bed. Eh ito naman, ito siguro ang hirap nito kasi biro mo, hindi niya tinanggal yung ibabaw. Pero meron din tayo nakita na tanggal na yung ibabaw mismo. Uh-oh. Paano lalaki? Ano yung punta? Parang diba? Mga yes. Ano lang siya. Parang seedling. Siguro mga root crops or ganun lang. Okay. Ano yan? Yung parang plastic bottle ng bottle ano, mga water. Juices. Ganun, ano. Yung malaki po nating 6 bottle of water and 10 liter water bottle. Okay, kakat mo yung ulo. Opo, itong kinat niya. Some naman yung nagpa-plant na meron pa rin ditong buo pero ito tinapya sa ibabaw. Mm-hmm. Okay, so yung basic kailangan natin. Ngayon, paano ba magpatubo ng buto? Yung sinasabi ni Miss Cheryl. Sa amin, sa experience namin, ito. Na. Kung inyong nakikita, focus natin. So, i-focus natin. Siguro itatakip natin yung ano. Yun. Dali lang po. Live tayo eh. Yan. Okay, pupokus natin ngayon. Eto. Dapat itataas pa siya. Yan. Ayan. Sa camera. Yan. Okay. Yan. Yung nakikita nyo is buto yan ng upland kangkong. So, ang ginawa namin dyan ni Sir WBA para magpatubo is nilagay namin sa maliit na lagayan ng candy. Yung candy na tawag dito, yung candy na lata. Yun, tapos nilagyan namin siya ng tissue. Yung tissue is hindi namin masyadong binasa, yung sakto lang. Tapos nilagay namin yung buto ng upland kangkong. After noon, after 4 days, tinakpan natin ng karton. Karton po, ang tinakip natin na nilagyan natin ng butas yung mga ibabaw. Yes. Mm-hmm. Hindi, kasi ganito 'yon, yung observation namin ni Cheryl na ano, kasi dati iaano ko doon sa ano, yung sa lupa direct, hindi ako makapagpatubo. Mm-hmm. And then inoobserbahan ko yung iba pag nagbebiyahe ako, tinatakpan nila ng plastic, nagmo-moist ano. Sabi ko, there should be something in here. Tapos minsan nilapitan ko, hinipo ko yung itas ng plastic, ano, mainit. Medyo mainit. Sabi ko, exothermic process pala ito. Ibig sabihin, nag-release siya ng heat. Yes. So, kaya ginawa namin ni Sherlan, yung container na yun ng candy, yung metal. Yes. O yung naglagay kami ng tissue, binasa namin yung tissue. Mm-mm. Tapos nilagay namin yung butas, tapos tinakpan namin ng karton. Binutasan ko pa nga yung karton, sabi ko, para makahinga eh. So, because hindi naman tayo agriculturist, just what I keep on telling. Yes po. In-experiment namin. Tapos, later on, mga after one or two days na magayong buto, yes po. Nag-expand, di ba? Mm-hmm. Tapos, 3-4 days, meron na siyang ugat. Yes, may ugat na po siya. Then, yung pang 4 days, yun na yung nilipat natin siya dito sa lagayan. Yan, oo. Mm-hmm. Then, may na-observe pa din kami ni Cheryl dun sa soil. Kasi, minsan yung soil natin, di ba, pag nagdilig tayo, maraming tubig sa ibabaw, flooded na, no? Yes. Pero pag inobserba mo doon sa halaman, hindi siya nag-ano, yung wala siyang bagong sprout, ng bagong dahon. Sabi ko, bakit kaya ganun? Eh, halos malunod na yung mga tanim. Ang ginawa ko, tinusok ko ng tinusok. Sabi ko, yes. Baka ano, na-observe ko nung tinusok ko, nung inangat ko yung lupa, mga ang nabasa lang mga 1 inch eh. 2 inches. Tapos yung sa middle, wala na. So sabi ko, yung pala yung reason na hindi makababa yung tubig. Yes, and tama. Then as we go along with our observation, dahil masyadong compacted na yung soil, yung siksik na siksik, bukod sa hindi makapenetrate yung tubig pababa, so andun yung mga nutrients, pati na sa soil, yung ugat hindi makapenetrate doon sa ano sa soil. So, yes. Hindi siya makagrow, hindi siya makarami. Yung ugat na rooter, yun yung ano yung nag-absorb mga nutrients. So ginawa namin ni Cheryl, sinundot namin na sinundot yon. Yung binungkal yung lupa, binungkal. Kasi nun na namin ng tubig. So nung nakapenetrate na yung tubig, yung tubig na nilalagyan din namin ng technology gawa ng meron yung equivalent ng boron yung energy. So, ayun, mga ano, nakita natin na biglang lumalaki yung ano, ayun, so. At saka ano, yan yung tubo nung ano, nung halaman, kung mapapansin nyo, gumanda na siya. Ilang days na nakatanim yan dyan? Mag-1 week siya tomorrow.
Ah, so it means 6 days ngayon. Yes. Baka sa susunod na linggo, harvest na tayo. Alas, boss, yes. Baka yung mga 30 to 45 days na harvest, magawa natin ng 28 days lang po. Maghanap ka ng mga buyer, yung mga ano, sabagsakan. Sige po. O, sige, ano pa? Tignan naman natin kung makakayang panoorin sa hindi, itatapat na lang natin. Yung namang binidyo ko sa bahay ni... Ano ba tawag doon? Balkonahe po ba yon? Terrace? Terrace. Kaya tignan po natin. Dito na lang siguro sa... ano. Kaya makikita naman po. Yan. Okay, yan po okay. Yung balkonahe na maliit lang. And then, pinofocus po yung seedling ng kalabasa. Yan. Seedling ng kalabasa po yan na pinatubo namin yung buto sa loob lamang ng isang cloth o basahan na binasa, araw-araw binabasa namin yan. So, in 4 days, I think 4 days, ay nag-sprout na siya. And then, inilipat namin nung medyo 1 inch na ang ugat. Tapos ayan na po, halos ano na yon, 5 days na po nakatubo yung nakita nyo. And then ngayon naman, nakita nyo po yung talbos ng kamote. Ayan, kailangan namin yan para malakas. So tinanim lang namin yan sa styrofoam. Ibinudbud lang po namin yung, itinanim lang namin yung mismong stick ng napulot naming talbos ng kamote sa daan. So pwede siya itanim sa styrobox at saka dyan sa nakikita nyo pong pot. Oh, mga ano lang ho yan, 1 week lang, meron na kayong ma-harvest kahit maliit na mga dahon. And then, nakikita nyo ngayon yung malunggay na itinanim namin sa maliit lang na seedling bag. Ayan. Ay, ayaw yata. Ayan ngayon. Ayaw ho eh, pahiga eh. So, at least, nakikita nyo po na we're trying our best to survive. Ayan. At yung katabi nun ay... Katabi po nun actually ay meron ding nasa seedling bag na guava tree. Guava tree. Pero bago natin, baka makalimutan lang. Cheryl, ipakita mo yung paano tayo nagpasibol. Ito naman ito ipapakita namin yung aming pagsibol. Okay. Ipakita mo sa camera. Siyempre tatanggalin natin uli yung ano. Yun. Okay. Ayan. O yun. So, aplan kang kung pa rin yan. Paliwanag natin. Actually, yung nakita niyong cloth niyo yun, yung basahan lang yun. Tapos yung basahan na yan, ano, nilagyan namin ng tubig na may technology, yung A2B. Mm-hmm. Yung halos mamasa-masa lang siya. Tapos, tinakpan din namin ng basahan yan para makontain yung init. Pakita mo yung basahan. Nasa ba yung ano yung panta? Yan. Pinaklub lang namin. Itas mo ng konti. Yan. Mukhang may difference yung camera natin. Hindi ka ba umabot? Hindi, steady eh. Wala pa yung star margarine nung araw eh. Okay. Ayan yung pantakip. Tanggalin yung pantakip para makita nila. Ayan. Actually, hindi namin nagad no. So, mga 5 days yan, umaba ni ugat. Pero after this ano broadcast, itatanim na agad namin tama, yan. Tama. Ayun. O, kasi mga mamamak yun. So, kumbaga, 1 inch to 1.5 inches ng... pagsibol niya, pwede na ilipat tanim. Kasi ano na yan, sigurado na yan. Hindi na kayang buhatin ang langgam yan. O yan eh, upland kangkong din. Mm. Alam mo, yung mga langgam, maganda samahan yan eh. Dalawa lang, magkatulong. Bit-bit nila, nasa ulo na. Sana katulad, ang mga Pilipino katulad ng langgam, marunong magtulungan. Ayan. So, syempre, may ipinakita si Ani na ano, hindi tayo magpapatalo, Bing. Ipakita mo ngayon yung ating garden. Yes. Ito naman yung kanilang survival garden. Siyempre, hindi kami magpapatalo. Watch this, please. Next slide. Magandang araw mga friends. Ngayon, ipapakita namin sa inyo yung aming mini garden dito sa labas ng office namin. Meron kaming kamatis, alugbate, munggo, at iba pa. Dati, napansin ni Sir WBA nung dinidiligan niya ito ng tubig is hindi masyadong bumababa yung tubig sa ilalim. Kaya naisipan niyang i-cultivate. Nung kinultivate niya, nakita niyang maganda na yung tubo ng halaman, magaganda yung dahon, at napansin niya rin na gumanda din yung lupa.
Naisip ni Sir WBA na kapag ka nagtatanim ka pala ng halaman, kailangan mong i-cultivate para ma-absorb ng mga ugat yung tubig na dinidilig natin dito. Nung nakita ni Sir WBA na maganda na yung tubo, so ang ginawa niya, every other day is ini-spray niya ng tubig na may technology, then sabay cultivate. So ayan, nakita nyo, malalaki na yung ating mga halaman, so pwede na siyang ilipat. Sa panahon ng krisis katulad nito, so dapat mag-isip tayo ano ba yung pwede nating mapakinabangan sa ating maliliit na espasyo at ano ba yung pwede nating itanim. Maraming salamat! Thank you! Yun, yun na. So, explain. Ano? Hindi, yan yung actually, yung kamatis doon, yun yung buto ng kamatis na itinapon ng isang employee natin doon. Mm-hmm. Tapos yung alokbate, yun yung pinagtabasa na tinapon sa baso na kumuha na ako na ila, mm-hmm. sinubukan ko lang. Mm-hmm. Na itinusok. Yun, na itinusok. Tapos yung iba mga iyo, inilagay na namin mga yung... Munggo. Munggo. Munggo ba yan? Munggo, mm-hmm. yun. So, yun yung kinultivate doon kami nag-observe. Kasi yun, sinubukan ko din. Meron kasi ako nabili diyang puno sa Batangas na orange daw yon at saka yung... Pomelo. Pomelo. Abi, 26 years old na ako ngayon. Hindi pa nagbubunga. Teka, parang huwag na na yung pag-usapan niya. Parang matagal na pa, no? Hindi pa rin nagbubunga hanggang parang naging ornamental plant na... Ang ginawa ko, tinusok ko rin ng tinusok yung soil. Mm-hmm. Napansin ko masyadong compacted na. Mm-hmm. Eh kung diligan yun nila dyan, talagang umaapaw na yung tubig. Pero hindi, wala pa rin ako nakikita improvement, mahina. So nung tinusok yun, nakita ko yung may mga bagong dahon. So doon ko na-observe din na yung palang ano, miski puno, medyo tusukin yun para bumaba yung tubig. At saka yung soil malusin para yung bagong root hairs maka... Makapenetrate at saka makapag-grow. Mm-hmm. Kasi doon, yun ang mga, ano yun ang kukuha ng mga nutrients sa lupa para lumaki yung puno at magbigay ng bunga. Tama. Yes. Observation. So, we have to do it yung actual. At saka dito natin nakikita sa aking pananaw mga partners na ngayon natin nabibigyan ng pagpapahalaga yung pagtatanim. Ngayong nararanasan natin. Oh, at saka isa pa, yung palang pagtatanim, hindi yung basta tumubo, pababayaan mo, no? Talaga palang kailangan ng attention din. Nurture. Tender, loving care. Yes. It's just like a baby na i-grow-grow mo o kahit sinong tao na aalagaan mo. Pag naalagaan mo siya ng tama, bibigyan ka niya ng bunga. Oh. O kaya kung tao naman, naalagaan mo buti. Pag nagtanim, hindi ka niya makakalimutan pakainin. Correct. Yes. Correct. At magiging mabuting kapitbahay ka pa pag sobra-sobra na yan. May pamigay ka na, di ba? Tapos may pambenta ka pa. O, oh, dito sa atin, walang problema sa kapitbahay dahil sila hindi na nahihiya. Kumukuha na lang. Walang paalam. Nag-uunahan yung may-ari at saka yung kapitbahay. Boss, nagpapaalam naman sa inyo. Kasi oh, pag kumakaway, na, na. Kumakaway naman sa camera eh, bago na nga, pitasin. Yun na, kumakaway. Penge ha, penge. Oh, pero dala na. Wala na natira sa akin eh. Okay, so kung kayo po ay maggagawa ng survival garden, ano po kaya ang posibleng sabi nga ay gamitin ninyo o gamitin, itanim ninyo, no? Ano ba ang pwede nating itanim? Bigyan natin sila ng ideya. Pinakamadali, pechay. Ayan. Yung nasa taas po ay pechay at ang katabi celery kasi companion plant sila. Mm-hmm. Kung ano yung posibleng maging mga insekto sa pechay, yun ang dapat ma-prevent. So, celery ang gumagawa ng paraan para sila itaboy. Oh. So, kailangan, yun ang magiging katabi niya kung gusto ninyo. Companion plant sila. And then, kaya napakarami natin tanim dyan na sinolid natin kasi talaga namang maraming pwedeng gawin dyan sa okra. Isang buo. Talagang dami niya, di ba? Mm-hmm. Okra, ang dami pang sustansya. And then, talong. Tapos, kamatis. Yung kamatis. At saka yung nasa taas po yan yung onion at yung pangalawa sa ilalim niya ay yan ang garlic sapagat lagi tayo nagigisa. Mm-hmm. So, ideya lang po yun. Ano naman kaya ang sa inyo? Hindi, maganda yan. Pero may remind lang ko, batiin ko lang si Mr. Ricky Tejada yes. from
San Francisco, nanonood siya ngayon. Hi, Kuya Rick. Good morning, Kuya Rick. Morning dito. Yes, at saka meron nangungontrata na papareserve ng kangkong. Ah, ganun ba? Sa, si Anna. Si Anna, pareserve daw ayan, siya. Yun. Ilang kilo para maihanda? Hindi, tonelada naman. Ang hina mo naman, kilo lang. Tonelada tayo. Sorry, nagkamali. Tsaka, ilang truck? May reminder din ako sa kamatisan, no? Ito ho, mahilig akong bumili ng tomato juice. Mm-hmm. Inom ako ng inom. Later on, napansin ko, parang nahihirapan akong gumalaw. Masama din pala yung gawa sa nerves. Sa sobra. Sa too sobra, much. Oo. Too much intake po. Ayan, tapos, nung nag-research ako, nakalagay nga doon, wag palagi. Mm-hmm. Eh, kasi masarap ang kamatis eh. Mm-hmm. Hindi ko alam kung yung dahilan nun yung buto. Eh kasi puro naman eh, di ba? Pag tomato juice is talagang concentrated. Ay, sabagay, walang buto yun eh. Pero yun, nagigisa-gisa lang tayo, sir. Talagang konti-konti lang. Hindi, pwede na yun na ano. Hindi ko mala. Kaya, yung pala sa tuhod, yung sa tuhod. Kasi yung si Princess, yung anak ko, bata pa, yung 16 years old. Sabi niya, Dad, parang umaan yung tuhod ko. Ganyan nga. Masakit. Parang nangihina. Ah. Sabi ko, pang mira ka, bata ka pa eh. Eh, pinipilit ko uminom palagi ng tomato juice yun eh. Sumunod ako, naramdaman ko. Tapos nang nagtataon na ni-research ko, yung pala effect. So, paring Rick, dahan-dahan tayo sa kamatis, ha? Yes. Yung raw siguro, hindi. Kasi yung raw, kahit everyday, mga isa hanggang dalawa, fresh tomato. Mm-mm. Masarap po isama sa pagkain. Oo. Tsaka pagkamurahan, sabi nga ng tatay ko, pagkamurahan ng gulay, dun kayo magluto. Halimbawa, kamurahan ng mga kamatis. O magsarsyado kayo, mag-ano kayo ng itlog na pula at saka kamatis. Kamatis fresh, na diba? Ginisa na may tuyo. May itlog, yes. Diba? So, lahat ng ito magagawa natin kung may survival garden tayo. Babatiin ko lang rin pala si Sir Norberto Bagwis. Siya yung nagbigay sa atin ng gulay nung isang araw. Ay, wow. Pala, sir. Thank you. Morning, sir. Alam mo. Nagpunta siya rito, ha? Biro mo. Thank you. Alam mo, sa totoo. From Quezon Province. Walang-wala na kami pambili ng pangkain. Buti na lang nagbigay siya. Talagang, sobrang pasalamat ko. Yes. Tanim daw po niya yon from Sariaya, Quezon. Sariaya, Quezon. So, nagpunta siya rito sa Muntinlupa, although napakaraming checkpoint, dahil sabi nga niya, magluluwas siya ng gulay, dahil kulang ng gulay. Yes. And talaga muntik na araw na ubos. Kaya may natira pa sa atin. Mm-hmm. Thank you. Bumili siya na atobi. At saka maganda doon sa yung tanim niya, napansin ko may mga uod. So, at least sigurado ko na hindi ginamitan ng pesticide. Mm-hmm. O kasi yung uod, malusog nga. Nakita ko, gusto ko nga kainin eh. Organic corn. Ayan, yung imagination natin. So, kayo, ano ho ang balak nyong itanim sa inyong survival garden? Siyempre, unang-una dyan, dapat yung gusto mong kainin. Mm-hmm. Diba? Ano yung mga paborito mo? Like si Sir WBA, nababanggit niya lagi yung okra. Mm-hmm. Ay, ako gusto ko alugbati. Masarap. Alugbati. Alam mo ako, di ba, pagka yung gabi, lagi kong sinasabi kila Luz, pag nagluto kayo ng vegetable, okay, miski sinigangaw at mag-ano na kayo, pero yung vegetable, ibabad nyo muna. Pagkakain na kayo, halimbawa kakain na, doon nyo lang ilagay yung vegetable, yung blanch. Yung parang blanch lang. Mm-hmm. Pag kinain mo, manamis-namis. Mm-hmm. Yun. Hindi pa nawala yung mga ano, yung hindi, nutrients. Wala pa. Oh, ang sarap. Ang dami kong nakakain. Tsaka madali ako mabusog. Mm-hmm. Madali lang alam ko magutom ulit. Mm-hmm. Yun. Pero okay lang yun. Basta vegetable ulit ka. Yeah, basta kumakain. Yes. Sa akin, talong. Talong ilalagay. Yes. Talong talaga, ha? Hindi kami sani. Hindi, dagdag niyo yung saluyot. Maganda daw ang saluyot eh, sa katawan. Yung benefits yes, ng saluyot. Yes, napakadaling itanim ng saluyot. Na magsasawa ka talaga. Totoo yun. Kasi nung bago ako dito, kwento ko lang dati, yung harapan ng office, ano yan eh, flat siya, pero wala talaga pang kabuhay-buhay, hindi pa ganyan. So, akala ni bossing, puro damo. So, nagulat siya nang nag-pick ako ng mga ano, dahon. Hindi niya alam na saluyot na pwedeng kainin. Akala, talagang inaano niya lang, sinisira niya lang, tinatapon lang. So, nung natuto siyang kumain ng saluyot, masarap. So, maganda siya sa katawan. Unang-una, maganda yung source ng fiber. Oh, vitamin sa Vietnam yan eh. Yes. Okay. Tsaka yung bulang lang. Sa totoo, sa Batangas, mahilig siya. Hindi ako kumakain noon. Pero, dala na rin ng kakapusan at pangangailangan at sa pagkagutom. Wala akong magawa kundi kumain. No, nangangayayat ay ba, sarap pala niyang bulang lang na yan. Lalo na kung may bagoong. Ay,
talaga. Miski walang bagong basa't okay yung pagkakaluto. Sarap. Ay, nako. Sino oh, masarap mas lasa niya? Sino masarap pagluto ng bulang lang, paluto tayo mamaya. Mm. Ayun. So, kumbaga no, yung kinikwentuhan namin kayo, kumbaga no, sariling atin yan. Mm-hmm. Na, kumbaga no, pag nagsipag lang tayo, miski sa likod bahay, hindi tayo magugutom. Oo. Kasi po, ano, sir, mga partners, napansin lang natin na kapag bumili ka ng gulay, halimbawa ngayon sa panahon na ito, lalabas ka, hindi ka makabili ng marami. Why? Hindi dahil sa pera, kundi limited stocks. Saglit lang, ano na, lanta na. Oo. Saglit lang. Pero yun, yung natsyempuhan mo minsan, formalin na ilang beses nang nababad sa formalin. So, bandang huli, magtataka, but ito naman eh, isang linggo na ayaw pang mabulok. Diba? Oh, ngayon may pinapayo iba nating mga expert. Pag bibili tayo sa supermarket at gusto niyo magpatubo ng halimbawa garlic or onion or ano, huwag kayong bibili sa supermarket na gagamitin niyo 'yung buto kasi most often times ay radiated siya to prevent from germinating. Kaya kung magpapatubo kayo, gayon sinabi ni Sir WBA, magulang kayo ng bunga. Bunga. Yun, doon kayo kumuha. Pero yung kukuha ka sa, ano, sa halimbawa supermarket, tapos doon ka kukuha ng buto, eh, mas madalas na hindi tumutubo. Totoo yun. Marami yung patay. At saka halimbawa, nakapagpatubo ka, no? Halimbawa, pechay na ganun pechay. Kalimitan tayo, bubunutin natin o ipuputulin, tapos iluluto. Pwede naman yung i-cut mo lang. Huwag mong ano, tapos tutubo ulit yun. Ano ba tag nun? Doon sa palay, parang ano ba tag nun? May term sila sa palay na ganyan yung hindi nila pinuputol sa ilalim tapos tutubo ulit yung letter palay. Letter R. Kalimutan ko rin Letter R. So, ganun din ang ginawa ko, sir, yung celery na nakatanim ko. Mm-hmm. Ah, kinchay actually siya. Kinchay talaga siya. Mm-hmm. Kinuha ko lang dahil nagkanton na, luto ko ng kanton, bihon. And then, yung natira, may ugat pa kasing konti. So, kinat ko lang. Mm-mm. 1 inch lang. Then, tinanim ko siya. O, ngayon, meron na siyang panibagong dahon. Mm-hmm. Pero, ganun pa lang siya. Mga 1 inch pa lang siya. So, you see, hindi nyo kailangang itapon. And then, yung sinasabi ng Sir W.A., halimbawa, pechay, anong kukunin mo doon? Yung magulang. Yung nasa labas. Nasa labas. Puro outer. Mm-hmm. Outer and clean cut dapat. Oh, putulin mo ng gunting o kaya blade. Mm-hmm. Yeah. May pangkat talaga sa vegetables. Mm-hmm. Eh. So, hindi ka maubusan ng vegetables. Kasi kung magpapatubo ka, it will take time. Opo. Eh, samantan, pag kinat mo, mag-i-sprout yung. Pag nag-i-sprout yung mga ilang days lang yung, mm-hmm, meron ka ulit kukunin. Oo. Oh. Speaking of yung pagpapatubo hanggang harvest, ang pechay mga 30 days, mm-hmm, or 25 days, pwede na. No? So, hindi mo na paggugulangin yan. At si Miss Rachel, ano? Ay, Miss Cheryl, ano nga yung... Sa talong? Oo. 3 to 4 months. Ayun. Bago mo makitang nagbubunga. Ayun, kukunin mo lang naman yung bunga. Ibunga. Pero, gaanong katagal ba tatagal yun habang nakukunan mo yun? Yung puno gano'ng na katagal? Matagal po. Matagal po. Ilang years yun? Taon. Yes. 2 to 3 years. Depende sa pag-fertilize mo. O yun pala, matagal po. Yung okra, ganun din, di ba? Mm-mm. Ang okra, hindi siya ganun katagal katulad ng talong. Kasi minsan yung ano, yung okra, yung hindi na siya masyadong nagbibigay ng bunga. Bigyan namin kayo ng tip dyan. Uh-oh. Kasi meron kaming tanim dati sa fish pond, sa paligid ng fish pond na okra. Mm-mm. Siguro mga 10 siyang puno na ang taas na niya umabot ng 1 meter. Mm-hmm. So, nung magbunga siya, kuha kami ng kuha, hanggang sa nagsawa na kami, magulang na siya, hindi pa rin nakukuhanan. Tapos humina na siya ng bunga 1 year. Ang ginawa nung kasama ko, dahil siya mananim, talagang top, ano siya, ano ba tawag doon? Top pruning. Uh-huh. Kinat niya talaga, siguro mga 3 dangkal o 4 na dangkal mula sa top. Mm-hmm. Kinat niya total talaga. Isang biyak talagang ganon. Tapos nag-ano uli siya? Next sprout. So, nagbunga uli siya. Nagbunga ulit. Mm-hmm. So, maybe that's the ano technique. Oh. At saka ang tip pa nila talagang para hindi pa mahaya ng insekto, mga 1 ruler mula sa lupa, pataas, do sa kanyang katawan, mm-hmm, magtatanggal ka ng dahon. Mm-hmm. Para tagusan ng hangin, walang ganong insekto. Tsaka, ang pinakamasarap talaga sa okra, kaya mga Japanese, yung finger size lang. Opo. Yung mga hinlalaki natin. Mura pa. Depende sa, hinlalaki, maliit.
Yun, kasi yan yung pinakamasap na ano, yung okay, yung depende sa daliri eh. Sa akin, maliliit daliri ko eh, pero matataba lang. siguro mga 3 inches, yung mga 3 inches na yung anong okra, yun yung pinakamasarap. Manamis na miss pa po kasi. Oh, malambot siya, manamis na miss, yun. Kaya pala yung mga Japanese pag bumili na may spec sila yung size. Oh, yun, yun yung pinaano. Tapos kung gusto yung magtanim ulit, o magpagula kayo mga ilang pera, dami naman buto niyan eh. Mm-hmm. Tsaka bago mamatay yung buto, ano. So, kumbaga no, may talong na tayo, may okra pa tayo. Yes. Diba? Yung pechay, alam nyo sa akin, mas nutritious pa rin ng green leafy vegetables. So, andyan yung pechay natin, yung, ano ba yun? Yung okra. Saluyot. Upland kangkong. Kangkong, yan. Kangkong is 19 days lang. Cut ka lang ng cut. Yes. Tuloy naman siya ng tuloy ng pagtubo. O, madali. Oh, eh. Yung kangkong, ba, nagluto ka ng kanin, isapaw mo lang. Actually, lahat ng vegetable, isapaw mo lang yan eh. Yan ba, paluto na yung kanin, nagluto. Mm-hmm. Ugasan nyo lang mabuti. Ako, nagre-rinse ako niya mga 3-4 na beses. Bababad ko muna, tapos i-deserve ko yung tubig, o tapos palit, mga 4 na beses. Ngayon, kung nagsasain kayo, ba, luto na siya, di ba, naluto na. O isapaw mo lang yun. Mm-mm. Yung parang nag-blanch ka na rin, o, tapos may alamang ka na. Mm-hmm. Eh, may tuyo ka pa. Nako, Diyos ko, sabi, yari ba to natin yan? Kakagutom na. Di ba, hindi pwede siya paring Rick yun. So, yung, huwag natin problemahin yung lugar kasi unang-una, kung talagang gusto mo na magtanim at magkaroon ng survival garden, pwedeng hanging. Di ba? Yes. Pwedeng hanging yan. Pwedeng nasa dingding mismo nakagapang. Nakikita nyo naman sa internet yan, marami nang ginagawang ganyan. Minsan, ito lang ho, ito lang ang pagtatamnan mo tapos pagagapangin mo na sa dingding. Kung o balag. No? Yeah, babalagan. So, hindi mo kailangan ng malaking-malaking parcel of soil para magpatubo. Meron pa rin remedyo dyan. Yung mga mahilig magbaboxing-boxing dyan, yung punching bag nila, tanggalin yung laman, lagyan nyo ng lupa, butan sa tabi, makakapagtanim kayo doon. Yes, lahat pwede naman pagtanim. Lata ng sardinas. Mm-hmm. Lahat pwede. At saka hindi ho kailangan lahat eh, puro pure soil. Soil, yes. Hindi. Pwede naman yung soilless mix. Yes. Alam mo ang lalo na sa hanging. Hindi kayo maglalagay ng pure soil sa hanging kasi napakabigat nun pag dinilig mo. Di ba nung araw, ang Philippines is number one sa agriculture. Okay, ang Taiwan, wala, mahina yan eh. Pero bagsak ang economy ng Taiwan. Pero bakit, paano sila nakarecover? Di ba, number one, lahat ng citizen, lahat ng mga jewelries na dahil walang pera gobyerno eh, lahat ng citizen, mga jewelry, pinagsama-sama nila ibinenta para magka-ponding gobyerno. Mm. Lahat ng citizen, wala kang makikitang bakanting lupa dyan na walang tanim. Yun. Basta ano, yung may bakanting, miski 1 square foot lang yan, tataniman nila yan. So, nung marami na silang pagkain, sumobra, doon sila nag-export. Tapos, you see, pagka may teamwork yung mga citizen, the government, ang ganda eh, bilis maglumago eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kaya napag-iwanan tayo ngayon. Kaya nga. May important thing kasi, diba? Pero, nagtuturo tayo dati. Correct. So, you have to start small. You can start small. And then, kung talagang garden ang target mo, hindi basta, ano tag dito, hindi basta yung mga maliliit lang na hanging. Kung talagang survival garden, pwede na dyan yung dapat nasisikatan ng at least 3 or 6 hours. Mm-mm. Oo, na sunlight. Oh, sabi ni Rachel, bell pepper, pwede din kahit sa pasulang. Oh, correct. Hindi naman maanghang masyado yun eh, no? Bell pepper. Oh, pwede rin para sa minudo yun. Oh, pwede rin isapaw mo na sa kanin, tapos may alamang ka lang, okay na yun. Pwede rin. Sabay simple ng konti. Hindi ko pa nagagawa yun. Pero nagawa ko na yung green, yung panigang, tapos bagong na alamang. Naginis ako. Yan, masarap yan. Oh, shout naman daw po from Japan, from Jason po. Hi, Jason. Yan. So, sana ho ay makaisip tayo na sa ganitong crisis ay dapat pala meron tayong survival garden. Yes. Oh. Alam niyo sa totoo lang, dati na discuss 'di ba natin nung naka-previous farmer's talk natin, yung mga vegetables na pwede na madaling
itanim na mapapakinabangan agad. So, sa panahon ngayon, konting panahon lang, pwedeng-pwede talaga dyan, kagaya na sinabi ko kanina, petchay, saluyot, ayan, at saka lugbati. Lugbati. Masustansya po siya. Kasi maganda puro mga ano eh, lahat ng mga tanim na yung stock lang itatanim mo. Yun, pwede na. Sabi din ni Rachel, upo, patola, talbos ng kamote, o meron tayong diba sa... Parang bahay kubo yan. Bahay kubo yung gusto ni Rachel. Upo, patola, gano'n bang ka... Yung patola, pwede yung sa pasong malaki, no? Yung lupa. O, yung lupa. O, konti. Buto lang na may tatanim mo dun, eh. O, pero... Kasi yung gagapangan nun ang igaguide mo kung saan mo siya igagapang. Kaya nga, no, nagtanim ako dyan, pati kapitbahay namin, ginapangan, eh. Hindi, totoo yun. Mm-hmm. Ang layo pala na nararating yan. Pati sa antena ng TV nung araw, anti-antena. Ah, hindi nyo nabantayan na i-guide. Yun na nga. Hinayaan lang. Basta oo, kung saan yung gusto doon, pumunta. Dapat doon, ginaganong-ganon nyo yun. Parang usually kayo. Kasi kung saan ang araw, doon susunod yun eh. Oo, doon sila oo, na ano nasunod sa ano ng araw. So, oo, kahit saan talaga pupunta yan. At saka, halimbawa, doon sa bahay nyo, ano, meron kayong isang space doon na hindi naaarawan eh, gusto nyo magtanim. Kumuha kayo ng mirror. Yung mirror, mm-hmm, yung aluminum foil, mm-mm, i-deflect niyo yung sunlight para yes, mag-bounce. Maano siya. Yung pwede rin yun. Paraan yun. Sa paraan yun. Okay. Meron pa bang pagbati dyan, mga partners? O yung garlic, pag tinanim niyo yun, isang clove lang eh, makakagawa na kayo ng ilang heads. Ano, ng... bawang. So, kayo mag-isip ko ano yung gusto nyong itanim. Alright. Meron so, pa ba? Ngayon natin. Ayan, sinabi ni... si Miss Anna, ano daw yung gusto nyong itanim? Wala, gusto niya lang bumili. Gusto niya lang bumili ng kangkong. Kangkong lang ba? Gusto niya ipareserve. Ayaw niyo itanim. Ayun, so consider po natin yung mga pangailangan at mag-isip tayo kung paano tayo magiging creative sa ating pagtatanim. Yes, and good morning to Miss Lynn Aquino Mariano, nanonood siya ngayon. Hello po, Miss Lynn. Hi, Lynn. Mahilig magtanim yun, nagdadala nga yan dito eh. Anong yes, dinadala po niya? Talong na yeah, maliliit. Yung kulay green na talong. Oh. Ay, meron siya sa garden niya. Matamis yun. Mm-mm. Pero matang si Lynn, simple lang ito eh. Magaling na accountant to, consultant eh. Pero mahilig siya mag-garden. Mm-hmm. Ganda, galing yung ganon. Pero pag napatubo niya yung buto ng isda, buto ng manok, siya hanga ako talaga. Sabi ni Rachel ito, maganda rin kinakausap natin ng ating mga tanim, TLC, sabi ni Rachel. Naksaman yes, Rachel. Sabi nga ni Sir WBA, may TLC sa pag-aalaga. Basta wag lang sasagot ang halaman. Baka sumagot yung halaman. Okay, kasi nga, palitan ng oxygen and carbon dioxide. Actually, si Mama sa mga ano niya, sa mga bulaklak niya, pag nagdidilig, kinakausap niya talaga. Mm-hmm. Pero ano, in fairness naman, ang gaganda ng bulaklak niya. Buti yung pugo ko, hindi nag-i-sprout eh. Kinakausap ko yun. Hindi ako tinatako. Hindi kaya nakakatulong yung hiningan ng tao sa halaman. Yun nga po, palitan oxygen ng carbon dioxide at carbon dioxide. That's why. Ibang ano pong pinaplano nyo? Yung tingin na yan, mayroon niya ibang plano. Ben, kausapin mo to maghapon. So, ayan. Tinitignan lang ho natin yung ating mga kababayan na naririyan. Ngayon, mag-announce din tayo. Siguro, mga ilang panahon na lang, pwede na hong manumbalik yung ating orders, deliberation orders. Hupuli po. Pag natapos ito talaga naman, okay na tayo lahat. Back to normal. Pero kanina ha, masarap sa pakiramdam na habang nag-iintay ako, may naririnig. Kasi talagang for past few days or two weeks, wala kang naririnig na ingay sa kalye. Tapos kanina may dumana nagtitinda na ng something pagkain niya. Isda. Nakakamiss pala. Sabi ko, dati hinahayaan ko lang, parang wala lang. Yung ingay naman nito, parang ganun pa. Pero kanina, narinig ko siya. Nakakapasok na sila. Oo, parang sarap sa pakiramdam. Back to normal na tayo. Oo, basta i-retain nyo lang po yung mask sa paglalabas kayo para masunod natin yung alituntunin. Yun yung laging ano, Miss Annie, nire-remind sa atin every time na lalabas or nakikipag-usap tayo outside. Kung saan man tayo pumunta, wear mask to protect ourselves also. Yes. Hindi ngayon, mandatory yata. Hindi ka pwedeng lumabas ng walang face. Yes. Sisitahin at sisitahin po kayo.
Actually, no, nami-miss ko din yun, naabot ako nung bata ko, yung gatas ng kalabaw. Oo. Nasa bote ng parang gin yun. Opo, tas, bilog. Ang bilog. Ang takipe yung dahon ng saging. Opo. Tapos napaltan yun ng ano, yung mga magnolia na dairy. Butter, okay. Yes. Bili din ako lang, bili na bili mother ko. Ano. Later on, I found out na yung mga sumusunod, hinahaloan na ng gata ng nyog. Galing ng pinilig talaga yun. Talent po. Kung gata ng nyog. Ayun, eh, hindi mo na malalasahan. Ganong kagaling ang Pilipino. Nutritious so, naman din eh. No? Oh, pero iba pa rin siyempre. Iba pa puro. Honesty is the best policy. Yes, oh, credibility. Kasi malalaman, malalaman. Mm-hmm. At lalo yung magagaling dyan, malalasahan yan eh. Yes. Pag sanay na umiinom noon, araw-araw sa amin, sa Nueva Ecija, yan lang. Pag uuwi ako, yan lang ang alam nilang ihahanda nila. Pag sinabi, oh, uwi na siya. Uwi siya. Magbili ka ng ano, nakahanda na yun. Masarap ba sa kanin yun? Masarap. Kasi kanya-kanyang type, ano. Uh-oh. Ako, gusto ko, mainit na kanin. Yun, sasabaw ko yun. Tapos may tuyo ako. Ay, talaga naman. Sa amin masarap. Po, sa generation namin, fresh milk na lang, di ba, Ali? Sa amin, ganun. Hi, Susi. Kamusta? Susi Sonsalvarez is watching. Hi, thank yes. you, Doktora. Binabati ko rin po pala si, ano, isa to sa frontliners ng Oriental Mindoro, si Hazel Mijes. Ooh, wow, Hazel. Ingat, Hazel. Mm-mm. Mijes, okay. Bing? Yes. Okay. So, Sir WBA? Yes. Meron pa po ba tayong ano dyan, babatiin? Actually, marami. Marami nag-ano dito. Okay, I would like to greet my cousin Mary Grace Mayor Grijaldo. Hi May, happy watching. Pag may tanong po kayo, kahit off air na tayo ay feel free to message us sa Facebook yes. page, Miss Cherry. Yes, like niyo po yung aming page, Atovi Nanotechnology. Then yung aming website po is Atovi Anima atobinanotechnology.com. Ayan. Hi, Ma'am Tata, Tata Heart Denusta. Hello po sa inyo. Ayo nga, Iloilo. Oo. Meron na ba, meron tayong ano, no? Ini-invite natin sila doon sa ating website na pumasok yes. sila doon. So, kailan ho, mag-join kayo sa ating forum. So, paano sila pupunta? Itatype nyo lang po yung atobinanotechnology.com. Yes. So, papasok na kayo instantly doon sa ating website. Then, how to join the forum is, kailan magi-click po kayo doon. Magla-login. Mm-hmm. Magla-login sila. Hi, Ann Alvarez. At saka, ano, maganda yung, ano, yung sa forum kasi, bawa, para lang tayo nag-uusap-usap doon. Kasi even yung, halimbawa, may problema kayo sa pag-alaga ng hayop, ano? So, you were seeking our advice. Minsan, hindi pa kami nakakasagot. Meron tayong mga ka-member dyan na naka-monitor na sila mismo magsasagot sa inyo. Mm-hmm. Kumbaga, ano, nakaka-meron tayo talaga ng exchange of ideas, mm-hmm. tsaka suggestion yon. At tsaka, kumbaga, ano, yung, ano natin, yung kapamilya? To be friends. Yung Atobi kapamilya community. Yes, kapamilya community. Buuin po natin yan para kumbaga ano, parang we are a group na nagkakameron ng mga sharing, ganyan. Hindi lang sa pag-grow, kahit yung ano, paano i-market yung product, yung mga nahaharvest nyo, yung connect-connect. Uh-huh. Kung kayo-kayo mismo, magtutulungan talaga. Uh-huh. Ayun, kami, means lang kami. Kami lang yung naging way nyo. Opo. Yan. Okay. Gusto ko lang, Beng Baby Miguel, thanks for the badge team, Atobi. God bless and more power. God bless Thank too. You. Okay. Ayan. So, meron pa po kayo nais na panghuling pahayag sa ating mga viewers? Well, sa akin, ang ano ko, advice ko is suggestion din na sabi nga natin, wag tayong maging ano yung tamad-tamad. Ang Pilipino naman talaga, ano eh, masisipag sipag yan. Sipag naman. So, yun lang ang sa akin. At saka, yung agriculture, para sa akin, food production is very important. Yes. Yung ibang bagay sa buhay natin, kaya nating ipagsatabi muna yan, technology and everything, but not food. Kasi pag walang pagkain, miski may technology ka, high-end ka lahat, o ikaw na yung superpower, eh, wala kang pagkain, wala rin yan. Gagyarahin mo buong mundo,
Eh wala nga rin silang pagkain. Ano kukunin mo sa kanila? Material na bagay. Hindi mo na kailangan gerahin, bibigay na lang sa iyan. They need food. Mm-hmm. So yung food talaga, kailangan yan na natin. Let's say, katulad to, may mga virus. Never stop, never give up. Miski sabihin natin, okay, naka-member tayo ng World Trade, we cannot compete. Lagi tayong nalulugi, eh, wala ka naman trabaho, wala ka income, ano ibibili mo? Wala din. Pero kung may tanim kasi, o kahit papano, kakain at kakain ka. Yung mga tama may pera, o, bagbentahan mo. Pagka nalaman nilang yung tanim mo o grow mo, organic yan, clean. Huwag mo na sabing organic, yung naturally grown. Mas pipiliin nila kaysa sa imported, miski matastas ng konti yan, because they are always after health. Yes. Mm-hmm. But how can we help our farmers? Tangkilikin yung sarili nating mga produksyon ng Pilipino. How we can help our farmers? Number one, the farmers themselves should help themselves first and have discipline to themselves. Kasi kahit anong tulong ang gawin natin sa kanila, kung sila naman walang self-value, at na sila yung, alam mo na yung sabi nating yung farmers na nagpa-farmer-farmeran lang na para lang makakakuha sa gobyerno, para lang ganyan, tapos ipagbibili ulit nila, wala din yun. Habi nga natin, kung talagang farmer ka, whether nakapag-aral ka o hindi, panindigan mo yon. And always do everything with honesty and sincerity. May mararating ka at mararating ka. Kasi ang magiging puhunan mo dyan is your credibility, that trust and respect that people will give you, or the trust and respect that you can tell the people that this is me. Pag sinabi ko, ito yon, ito. Okay. So, it's useless. Katulad natin, tulong tayo sa mga tao. Kung ang tao naman, hindi naman kikilos at hindi din nila gagawin niya without any sincerity, baliwala din. But we never stop kasi hindi naman lahat ng tao ganun. Oo, tama. Very well said. Yes. So, yan po, mga kaibigan, ang edition natin for the first edition ng Farmers Talks ng April. Yes. So, hanggang sa Sabado po, mga kaibigan, sana nakapagbigay kami ng konting inspiration sa inyo. Yes, at kapag ka nakapag-set, nakapag-harvest kayo, pwede nyo kaming i-text at i-test natin kung masarap yan. Alright, thank you po ng marami hanggang sa susunod na Sabado. Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Thank you, bye-bye! Online mahirap magalaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ay isla. Ang masaklap ng pare ko'y sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumpong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain, ito ang aking pamilya, hindi sumuko, hindi nang hina ang loob. Determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang